And good evening sa mga FLM supporters niya. Nag-mag love shout out sa mga bashers, shout out din, at sa mga hindi naniniwala din, shout out. I respect your opinion naman po. Ganun naman tayo. And Franzley Marcos, I salute you. Mm-hmm. Hawa ko si itong ano portable ano ko. Yung gumagalo. And thank you very much, sir. Sa mga naitulong mo po sa ating kababayan here. Thank you very much. Ayan. Ayan naman tayo. Gumagalaw itong pad ko eh. Temporary lang kasi ito. Anyway, this is another FLM episode here. Bang Idol Korean Bossing. Ayan yung magandang title, Idol Korean Bossing. Ito is yung komento ni Ma'am Judeline Mix Vlog. Sabi niya, Idol Korean Bossing. Tinawag niya ako bossing. kuya na lang po pwede. Huwag bossing. Masyadong ano yun eh. Masyadong big shot on dating yun eh. Ay, may joke. Nakasabay-bay ako noon na nagla-live yes siya sa YT. Opo, ako rin naman po eh. Naging nag-viral siya eh. Diba? Ang bilis niya na makakuha ng subscriber. Na-miss ko na rin siya mag-live bossing si Boss FLM. Salute him. Marami pong nakaka-miss talaga sa kanya kasi nga po yung image po niya is matulungin, di ba? Very, very simple. Kaya ako nagbablog para sa kanya kasi gusto kong ibahagi muli yung kagandahan ginawa niya sa kapwa Pilipino. Yun lang naman sa akin eh. Paulit-ulit yan, magsasawa ba? Well, sabi ko nga, if you are doing good to a lot of people, madali ka po i-vlog, madali ka i-content. Ayun nga, ngayon pa lang ginagamit na kita, di ba? Galaw ng galaw itong ano ko eh. Anyway, para mamaya meron akong content. Ayun nga po, marami talaga nakakamiss sa kanya. Kaya nga yung ibang mga supporter niya, when there is a nagla-live stream about Prince Lane, pupunta sila. Mega love shoutout Ken Garcia yan. Si Ken Garcia yan, kinontent niya si FLM, now sis ko na yung content niya. So marami nagpupunta dun sa kanya, di ba mga sir, ganun si Kent eh. Yo, Sir Kent. Rowena Leite, mega love shoutout. Yan yung ating kaibigan. Klase Roma, mega love shoutout. Mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta here sa ating channel. Siyempre, ang ating kaibigan Meldy Baldovino, mega love shoutout. Mga vloggers po yan. Tapos, si Ay Cordelleran Daily Kabsat, another FLM supporter, vlogger, you can simply say. Sino pa ba? Si Repuya TV, ating lodge na, ano, kaibigan dyan sa Malate. Malate yung ano yan, Manila. Ang very unique content siya kasi while working, naka-vlog siya. Actually, yung camera niya, yung dashcam niya, doon sa sasakyan, yun yung vlog niya actually. Very unique content. And sa mga malilit na small vloggers yan, si Norineri sa Kuwait. Si Kabsat, no? Dami yan, dami. Ay, hindi ko na kayo maisip. Totoy Bibo ng New Zealand. Mega love shout out. Nagkaroon kasi siya ng trabaho, so yung live streaming niya na iba na. I don't know if, kung ano oras na yung live niya. Pero umakit naman siya dun. The good thing is yung community niya na buo is there to support him, di ba? Dapat ganun tayo supportahan. Hindi na yung kung ano yung minsan sabihin nyo kay Prince Lay Marcos eh, kasi yan, yung, hindi ko idol yan. Kasi yan, si Norman Mawson yan eh. Guys, let make our life simple. Kung may nagawang kabutihan yung tao, let it be, diba? Say thank you na lang. Huwag na kung ano-ano yung sinasabi nyo. Eto si Ma'am Judely, no? Idol ko rin yan, diba? Ganun dapat ang mga komento nyo. Diba? And tapos namimiss na nga niya kasi she was there na nagla-live si Sir FLM. Ngayon, wala na, di ba? So, nakakamiss talaga yung ano, isang tao na may magandang puso, may nagawang kabutihan sa kapwa-tao. Tapos nagla-live streaming siya. Diba? Yung personality niya do really is kakaiba. Diba?
private citizen siya, tapos ano, tumutulong kaagad. Immediately tumulong siya. Sabi ko nga, magagawa ba ng ibang tao yan? Well, we need another pandemic. Diba? Eh, sino ba may gusto, diba? Ayaw na natin, gusto na nga natin mabalik tayo sa normal. O sa dating normal. Tapos eto na naman, another pandemic. Who is, ano, yung magiging pandemic hero? 2.0. Diba? Pandemic hero si Francis, original Francis Le Marcos lang yan. Kaya siyempre, pag, ayan, nandiyan dyan, no, number 44, tatapos sa Senado, siyempre, iboboto natin yan. As yung pasasalamat natin, tayo naman yung nagbibigay ng tulong sa kanya para maupo sa Senado. O, di ba, Ma'am Judilyn? Nakakamiss talaga yung isang tao na ang ginagawa lang naman is pagtulong, yet kung ano pang kaso na binigay niya sa kanya. Anyway, marami tayong nakilala along session. Unti-unti yan, sabi nga ng isang vlogger, talaga tatakbo siya. Hindi makapaniwala kasi idol din niya. Eh, hindi, actually, yung Francis Le Marcos, hindi nag-register sa kanya yung name. But nung makita niya yung litrato, immediately sabi ko, idol ko yan. Diba, the name itself, minsan kasi ganun tayo, yung short term memory natin. Ako mahina sa pangalan. Ngayon kilala kita, then later on, ano nga ulit pangalan? It is, yung weakness ko po yun. Hindi nagre-register kagad sa akin. But, yun nga po, I need to ask again and again. Ganun. Kaya ako pa ulit-ulit yung vlog ko about Franz Leymarks. Kasi alam ko, we have a very, very short term memory. Tapos, ang normal kasi sa mga Pilipino is yung mga celebrity names. Pag hindi ka celebrity names, hindi ka makakilala. Hindi mag-stick sa kanila yan. Ilan ba? Another vlog here for Franz Le Marcos. Ma'am Judilyn, idol natin siya. Idol ng marami si Franz Le Marcos. And continue po yung pag-suporta natin siya. Pag-idolize natin sa kanya. Whatever happens, di ba? Kung maupo siya o hindi sa Senado, ganun talaga. But to me, sabi ko nga, noon pa nanalo na siya. Panalo na sa puso ko, di ba? Kasi yung kabutihan, ginawa niya sa kapwa Pilipino. Di ba? Yun lang naman yun eh. Well, kung kayo, wala kang masabi, ay kasi pangis si Norman mo siya. Well, let it be kung sino siya, di ba? Sabi ko nga, yung superhero, kaya nga pandemic hero siya, di ba? Yung mga heroes, dalawa yung pangalan, Clark Kent, Superman, di ba? Di ba? Dalawang pangalan. O, si Peter Parker, Spider-Man. Di ba? Dalawang pangalan. Si Batman, dalawa rin eh. Ano nga, pangalan ni Batman? Si Robin. Di ba? Si Bruce Wayne, di ba? Bruce Wayne, tapos si Batman. Dalawang pangalan. Eh, pandemic hero, Norman Mongusin, tapos si Francis Le Marcos. Di ba? Dalawang pangalan. So, hero talaga siya, pandemic hero. Tsaka idol siya ng... Alam nyo naman, nakita niyo sa Facebook noon. Sayo at hindi, meron po siyang ginawang mabuti sa kapwa Pilipino. Nandiyan na sa history natin yan, history ng Pilipinas yan eh. During the pandemic time, there is one person there. Immediately, tumulong, a private citizen. Kasi kaya niyan tumulong eh. Kaya po nandoon yung mayaman challenge kasi he want to encourage a lot of mga millionaires, billionaires dito sa Philippines na gayahin yung ginagawa niya. Bigas lang po eh. Huwag niyo ipagkait yung bigas na yan. Diba, kaya niya naman tumulong, you have those millions, diba? Ano niya yung millions niyo, kapatay na kayo. Diba? Yan, dyan lang yan, makikinabang yung banko ninyo. They're mostly Chinese banks. Again, Franz Le Marcos, I salute you. Dito naman sa kabila. Kasi hawak ko itong ano. Mag-komento lang po kayo. Ko-komento ko, shoutout ko kayo. Kadoray TV, ayan. Na-meet natin here, another FLM supporter. And sana po, let us continue to show yung hindi pinakikita ng mainstream media. Pag ang si Franz Le Marcos hindi pinakita ng mainstream media nung namimigay, pero nung nakulong, nung kinasuhan siya, ay siya yung kagad nasa front page ng ano, ng mga news, di ba? Parang bias ang ano eh, ang mga
big channel network dito sa atin eh, di ba? Pag meron kang kalokohan na ginawa, ando kagad sila. Mga Marites ang dating. Kasi alam nila ang mga Pilipino, mga maraming Marites. So, pag ganyan, ay, si Kumari nahuli ng pulis, oh, di ba? Hindi kagad kawawa naman ni Kumari. Ano bang problema nito? Bakit ba nagkaganon siya? Dapat may ganon. Ano ba maitutulong ko, di ba? Dapat ganon tayo mga Pilipino. And yet, ay, nakulong si Kumari. Buti nga sa kanya. Oh, di ba? Maraming ganyan. Let us, it is, but maraming ganyan mga Pilipino. Si Kumari, ano yan eh? Mabuti nga, nakulong siya, di ba? Hindi mo na malam yung story, hindi mo na malam kung ano. Kumari mo pa, tapos ikaw pa yung babalahura sa kanya. Again, Ma'am Judeline, thank you very much sa maikli mong komento dyan. And eto na nga, naging vlog ko na. Francis Leigh Marcos, number 44 sa Senado, dyan sa sombrero. Ganda ng sombrero niya, kumpara doon sa nakuha ko sa palengke. Ito talagang, dahil sa mga, yung pagmamahal mo, you will give the best for Francis Leigh Marcos. It's Miss Arnold's hand. Peace out.